Isinusulong ng Department of Science and Technology ang paggamit ng virgin coconut oil kontra COVID-19. Sa mga pag-aaral na isinagawa ng DOST, lumabas na kaya nitong patayin ng COVID-19 sa katawan ng isang pasyente na mild ang sintomas ng sakit. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Nicole Lopez. Epektibo ang virgin coconut oil o VCO sa mild cases ng COVID-19. Sa panayam ng DZRH kay Science and Technology Undersecretary Rowena Guevara, ito ang resulta ng ginawa nilang clinical trials sa VCO sa Santa Rosa Community Hospital at Santa Rosa Community Isolation Unit sa Laguna. Ayon kay Guevara, lumabas sa pag-aaral na mas mabilis gumaling sa COVID-19 ang mga uminom ng VCO at hindi na lumalala pa ang kondisyon ng isang COVID patient. Ipinaliwanag ni Guevara na inihahalo ang VCO sa pagkain tuwing almusal, tanghalian at hapunan bilang pangontra sa COVID-19. Makita ng study na to na significant yung pag-ikli ng recovery time nitong mga ito at saka hindi nagtutuloy sa severe yung mga cases. Opo. So, ang aming conclusion, magagamit na supplement sa probable and suspect cases ng COVID-19, itong VCO, mape-prevent yung mga positive cases na maging severe. Mm-mm. Kaya, happy kami to report dahil, alam mo naman, locally available itong VCO. Yes, ma'am. Sinabi pa ni Guevara na may isa pang pag-aaral sa VCO na kaya nitong mapatay ang 90% ng coronavirus habang kakaunti pa lang ito sa katawan. May partner na study to. Mm-hmm. Ang gumawa naman ay si Dr. Dairit ng Ateneo de Manila. Okay. Yung virus mismo, tiningnan nila kung mapapatay nitong VCO. Mm. Ang nakita nila, kapag ka low viral load, konti pa lang yung virus, 90% kayang patayin nitong VCO. Oh, 90%? Oh, diba? Laking bagay. Oh, yes. Malaking bagay talaga. Isinusulong ni Guevara ang pag-inom ng 3 tablespoons ng VCO. Depende sa timbang para sa mga individual na pakiramdam nila ay na-expose sila sa nagpositibo sa COVID-19 o kaya'y nakaramdam ng sintomas ng sakit. Pagdating naman sa ivermectin, sinabi ulit ni Guevara na hindi na magsasagawa pa ang DOST ng clinical trials para sa nasabing gamot kontra COVID-19. Mas magandang hintayin na nga lang daw ang resulta ng clinical trials nito sa ibang bansa sa kapagdesisyonan kung pwede nga talagang gamitin ang ivermectin kontra COVID-19. So tayo, we want to err on the safe side. Uh-huh. Alam mo, para sa bayan ito na ginagawa tama natin. Po, na tama po, para sa bayan. Naghihintay tayo, 60 na yung clinical trials. Huwag na nating dagdagan, hintayin nating lumabas. At yung pera natin, ginugugol natin sa mas iba pang klase ng mga clinical trials na mas importante sa atin. Ano po ba yung... Tulad ng VCO. Ayan, VCO. Ayan, Mas gusto mo ba, aralin namin yung ivermectin kesa sa VCO? Pwede nga sabay. Ayan, hindi, may pera yan, mahal. Mahal hindi po ba? Hindi mura clinical trial. At yan ang MBC Network News. Nicole Lopez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas.